Kwentong May K, Kwentong May K, kwentong makakalikasan. Hatid ay inspirasyon sa mga kabataan. Ang isla ng Boracay ay tanyag hindi lang sa 11 kilometro niyang white sand sa baybaying dagat. Dito din namumugad ang iba't ibang uri ng fruit bats at mga flying fox, kabilang na ang golden crowned flying fox na doon lamang matatagpuan. Umani ngayon ang negatibong imahe ang mga paniki dahil maaari daw na dito nagmula ang COVID-19 virus. Pero sa Boracay, ang mga paniki na alam nating naninirahan sa mga kuweba ay kilala din sa pagtulong upang mabawasan ang outbreaks ng sakit sa pamamagitan ng pagkain sa mga lamok na naghahatid naman ng sakit na dengue sa mga tao. Tumutulong din sila sa paghahasik ng mga buto ng prutas sa buong isla at karatig pang mga isla, kaya nananatiling balanse ang ekolohiya ng probinsya. Malaking tulong din ayon sa mga eksperto ang flying fox sa Boracay sa pagpapakapal ng kagubatan dito. Resulta ay malusog na watershed at masaganang tubig inumin sa lugar. Ang nakakalungkot, umuunti na ang bilang ng mga paniki sa Boracay, kaya mas dumami ngayon doon ang mga lamok. Kasunod ay ang pagtaas din ng bilang ng dengue cases at ito ay naging mataas sa buong probinsya ng Aklan. Ang Yapak Beach ay isa sa pinaka-importanteng tinitigilan ng mga paniki sa Boracay. Ngunit ayon sa pag-aaral ng mga eksperto doon, ang beach na ito ay ang pinaka-naapektuhan ng turismo. Ilan sa mga lugar na pinamumugaran ng mga paniki sa Yapak Beach ay nasa loob ng isang private property, kung saan itinayo ang isang high-end na hotel na may 290 na kwarto. Sa ngayon, ang flying fox sa Boracay ay nabibilang sa critically endangered na paniki. Ayon sa IUCN at hindi malayo, ayon dito, lalo silang manganib sa darating na ilang taon. Para sa Kwentong May K, ako po si Yula Lopez. Kwentong May K, Kwentong May K, kwentong makakalikasan. Hatid ay inspirasyon sa mga kabataan.